Hindi po tayo sa Poseco, mga kapatid. Si Roger. Ang ganda ng forma mo, Roger. Ah. Nung may kinasal ba yun? Amerikana ka talaga. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham na sa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, kundi ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham. Ayan po si Brother Ray. Sige po, palakpak. Harapan po tayo mo ito. Isang po yung parang hapon ko sa inyo dito sa San Nicolas di Tolentino. Matagal-tagal rin tayo hindi nagtatika. So maganda po ang ating ebanghelyo na ito. Ito'y para sa lahat. Lahat po, mayaman o mahirap. So ang aming pamagat dito, mayaman at mahirap. So ang pinaka-tema ko po ay ito. Minsan lang tayo sa ulong itunaan sa ating mga kasalanan, magsisira ko ang lahat ay mabibig. So yun po ang pinaka-tema. At aking talakayin po, napaksa, paano natin dibain ang mga pader, mga bangin ng pagkahiwalay na nakapagitan sa mayaman at mahirap. So mapansin po ninyo na dalawa po ang pangalahing tawaran po sa ating bangilyo. Ang isa ay mayaman. Isang mayaman kung saan siya no? Nagdarami ng mamahaling at saganang-saganang sa pagkain araw-araw. At ang isa naman ay no? Si Lazaro, nagkagkag ng sugat ng kalupasay sa may pintuan ng mayaman. Ang pangatlong tawaran po yung, ano, yung aso. So, pansin po ninyo, ano ba ang itinamatay ni Lazaro? Kadalasan sinasabi, rabis. Rabis kasi dinilangan po siya ng aso. So, hindi binangin po dito. Sa pag-unawa na po itong iba ng paranalize natin. Yung isa naman, ano ba tinamatay ng mayaman? Kadalasan sinasabi, leg stroke o heart attack. Bakit? Kasi sagadang-sagana po siya sa pagkain, yung walang limits sa pagkain eh. Kaya siya na, na-stroke o heart attack. So yun ay ibang assumption po, kasi hindi matanda klaro ang sinasabi sa Biblia, dahil ang pinakakunso po dito, ano ba talaga ang kasalanan ng mayaman? Yan. So marami po ang nagsasabi na siya po ay sakin. Kaya namatay. So hindi po yun. Ang kanyang kasalanan po, kagad po natin, at madalas po hindi natin kupansin. Pero ang kanyang talagang kasalanan dito, binidedma niya si Lazaro. Ang ibig ko sabihin, binidedma, hindi niya napapansin si Lazaro kahit kung nakikita niya ito sa may pintuan ng kanyang tahanan. Ganun po ang sakit ng mayaman na ito. Pero pansinin po ninyo, bakit pagdating po sa kabilang buhay, nakilala niya si Lazaro. Isang daliri kay Lazaro para mapramitin ang kanyang ibig, naramdaman. Nakilala niya doon. Pero yung aso, sa lupa pala, kilala na siya nandiyan si Lazaro. Ang tanong, bakit kilala na aso si Lazaro? Kasi yung aso po, matandain po yan. Di tulad po ng tao, kahit kilala ka na, sasabihin pa, ay hindi kita na matanda, nakalimutan, saan ba kayo kita? Madalas po, kadalasan po, pagdededma rin po ang tawag doon. Plus, pag sinabing pagdededma, ang ultimong pagdededma po natin sa ating kapwa, isa na rin pong pag-uusig yun. Pag sinabing pagdededma, nakikita mo, ngunit hindi mo tinitingnan. Hindi mo pinapansin. Ang masama kasi kung minsan, ang masakit pa, ganito. Okay lang sa isang mahirap na dinidedma ka ng mayaman. Okay lang yun. Paano kung ang nadidedma ay mahirap doon sa mayaman? Mas masakit yun.
Okay lang siguro, mayaman naman siya eh. Okay lang din mahirap pa siya kung mayaman eh. Mayaman naman siya, mahirap ako eh. Paano kung mahirap, dinit ba ang mayaman? At mahirap, dinit ba ang kapwa niya? Mahirap. Yun po ang sakit ng tao na kumingan po. Hindi natin napapansin na magbibigat po ang kasalanan. Okay? So, ayun na po ang sinasabi ko sa inyo na ang aking ibahagi sa inyo, paano po natin dibain ang pader o bangin na kapagitan sa dalawa? Ano ba ang pader na tinutukoy doon? Ha? Ang pader po na tinutukoy doon, ano? Yung kayamanan ng mayaman. Yun po ang pader. Ang kayamanan po o pera minsan, naging sanhi po ng pagkabulag ng isang mayaman o ng isang tao. Bulag siya sa sitwasyon ng kanyang kapwa. Yun. Ano naman yung bangin? Ito po yung naging hadlang. Naging hadlang po ito doon sa pagitan po ng mayaman at mahirap. At lumalaki po ang agwat niyan habang ang tao po ay patuloy po na nagtitikisan. Patuloy po silang nagdidikmahan. Kapag tumatagal po yung sitwasyon na yun, lalong lumalaki ang pagitan o gap ng mayaman at mahirap. Okay? At yun po ang aking katalakayin. Kasi mahirap po natin sabihin na, eh, normal lang yan. Talakaran po ng mundo yan. Yes, sistema po ng mundo yan. Kasi tayong mahirap po minsan, kapag nasanay na po tayo na namumuno o namumuna sa ating grupo ay isang mayaman, okay lang. Mayaman na lang kasi yan eh, may kakayahan. Pero hindi po yun ang punto na dapat natin palagi isipin. Ha? So, nasaan ang mayaman, ang written po, dinidigma si Lazaro. Muli natin ang Panginoon. Ang pagdip na po, ang tawag po dyan, sin of indifference. Kasalanan ng hindi pagpapansin mo yan sa ating kapwa. That is the sin of indifference. Sabi naman ni Pope Francis, it is the pandemic of indifference. Masakit po yun. Hanggang ngayon po, ganun po ang kalakaran ng mundo. So, na ating po pausapan, paano po natin ngayon, dibain ang mga pader o mga bangin ng pagkahiwa-hiwalay. Yun po ang mga pagkakamin natin ngayon. Kung paano natin ngayon maalis ito, o hindi maalis, mabukasan naman lang. Kasi mapapansin natin dito sa kanyang katamin, ang bawat isa binibigyan po na ano, ng pagkakataon na magkaroon ng yaman. May na una po natin gagawin po step o gagawin po natin para hindi, para tuluyan natin makipa ito ng mga pader, lalo sa ngayon, hindi lamang po sa individual na buhay, pati po sa mga organisasyon po, may pader pa rin, maging siguro sa simbahan, kung talo niya sa simbahan, maging sa pagawain ng Panginoon, pero kung natawag na parang discrimination, kung tawagin. So, ang una natin gawin, mahalin natin ang kapwa. Yun po ang isa sa dalawang pinakamahalagang utos na sinabi ng Panginoon doon sa nagtanong sa kanila. Two greatest commandments. Ang una doon, love God above all things. Pangalawa, ibigin mo ang kapwa gaya ng sarili. Yan. So, ang matindi pa doon, kapag pinahal mo yung kapwa, sinasabi sa Luke 6, verse 27, ibigin ninyo ang iyong kaaway. Ay, hindi naman kaaway na mayaman si Lazaro. Kasi kung kaaway niya yun, pag sabihan ka, umalis ka dyan sa harapan ng gate ko, istorbo ka eh. Hindi naman ang kaaway eh. Baka sabihin pa niya, pasalamat ka, binigyan ko kita ng pwesto dyan para mapagpahimus. Para utang na lupa rin sa loob. Kaya sabi, ibigin ninyo ang iyong kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang napupuot sa inyo sa mga lingkod ng Diyos. Nangyayari yan. Ha? Tapalain ang mga sumusumpa sa inyo. Idalamin ang umapi sa inyo. Kaya ba natin gawin yun? Sina sa loob? Sigurado ako, ginawa niya yun. Ha? Ipinangangin niya yung mayaman. Kaya pagdating doon sa kanilang buhay, bumaligtad ang sitwasyon.
Meaning sabihin niya, ng Diyos, kapag pumilos po yan, at igawad ang katarungan sa iyo, babalag na rin niya ang sitwasyon mo dito sa lupa pagdating doon sa langit. Pray ng Panginoon. At pangalaman natin gagawin, alisin na ang pagkamakasarili. Naugas kasi minsan ng tao kung bakit nagawin siya ng parang insecurity kung naging matakas ang kanyang pagsarili dahil naging makasarili siya. Ang gusto ng isang tao minsan, kanya-kanya ng lahat. Dahil sabihin tayo, what is yours is mine and what is mine. Ibig sabihin, yung iyo, akin, yung akin, akin lang. Naging makasarili po ang tao na yun. Ha? Ibig sabihin, tingnan po natin ang pangangailangan ng iba at tulungan. Okay? Kung hindi po daw yung dedma pa rin na tawag doon, ha? Maging mapagbigay po tayo sa ating kapwa. Sa Luke 6, verse 13 na sabi doon, bigyan mo ang bawat ng hiling sa'yo, at kung may kumuha na yung orelya, ay huwag mo na bawiin pa ang mga iyon. Pwede ba yun? Yes! Sabi na ako siya ng Peter, pag pinuha yung asawa mo, bigay mo sa'yo, bahala. Pero pwede ba yun? Sa mga hindi Kristiyano, pwede siguro yun. Yan. See? Yan. Sa Luke 12 naman, 13 to 21, ito yung mahabang mayamang halal. Dahil suko sa kanya kayaman at sinarili po niya ito. Yun po ang kinamatay niya. Noong gabing yun, sabi ng Panginoon sa kanya, at sabi niya, anong gagawin ko sa aking yaman? Pag-ibain ko yung mga maliit kong kamalig, magpagawa ko ng malaking bodega para ilagay ko doon ang aking mga kayamanan. At ako'y eat, drink, and remain. Yung pala kinabasan ko, tungo, sibinteryo. Yung nangyari po sa kanya, sabi na ko, hangal, ngayon gabi, kukunin ang buhay mo. So yun po ang nagawin. Pag-ibig ako sarili po yun. Sa sobrang yaman, ayaw na magbahagi. Kaya pupansin ko rin, no? Sabi nga ng isang negro na pinusiko na marami po siya pinag-aralan. Tingnan ko, share ko sa inyo. Sabi niya doon, ang tangana niya, yung hirap pangitin. Na-take note po ito sa isang kanila. Si Albert Schweitzer, ha? Tinamaan po siya sa tanihagan ito ng mayaman at sila sa Ross. Kasi naniniwala ko si Schweitzer. Si Schweitzer po ay isang Afrikano. Ha? Siya po ay nakita po niya na ang Afrika, yung Afrika kasi yun, ang Afrika ay ang punubing mahirap na nasa pintuan ng mayamang Europa. Kasi yung Afrika, kung pinasamapa, sa baba lang po nun ang Afrika, ang Europe sa taas. Ang humahati lang po doon sa kontinente na yun, between Europe and Africa, yung Mediterranean Sea. Kaya tapos-tapos lang po yung mga Europeans, kaya na-anchor po nila yung Afrika. Hinati ko ng mga Europeans po yung Afrika. My French, my British, my Germans po. Nahati nila yun. Kasi sa tingin po ni Schweitzer na ito, na Afrika pulubing, mahirap lang sa pintuan ng mayamang Europa. Okay? Kaya ginawa niya, piniwan po niya ang mundo ng Akademya ng Pag-aaral kung saan po siya nakatanggap ng ilang doctorate. Doctorate pa, o philosophy. At umuwi upang alagaan ng kanyang kapatid na lalaki at babae na manghirap doon sa Gabon. Gabon sa Africa, ha? Sa West Central Africa po yung Gabon. Kung may papakalitin yung words ba. So, bawat isa po sa ating tulad ng mayaman ay maroon tayong namahirangan sa ating pintuan. Yun po ang ibig sabihin na buksan mo yung pintuan para makita mo ang mga Lazaro na nagbibigay ng puno mo. Okay? Marami po, sumabi at sumit, dyan sa tabi-tabi, marami Lazaro po dyan. Pero hindi natin minsan din pansin. Bakit? Kasi ako naranasan ko dyan, talagang bililig mo ako yan eh. Magdabot-dabot po naman ako. So, pwede siya pinapasok sa isip ko. May batas kasi. May ang style yung ikan sino. Kasi ang baturan ng luwa ng batas na yan, pag tinolerate po yan, mamihasa, babalik-balik po yan, at ginagawa naman talaga nila. Yung international rules ay matalaga mahirap na, awa naman talaga. Kaya ako, titingnan ko, yung talaga walang kakayahan. Yung mga ibang malalakas pa yan eh.
Yung walang kakayahan talaga minsan, natakot ako ng papano, hindi ba, galing sa athletes ko, may patay ang pinawin sa akin. Binibigyan ko po, binibigyan ko doon sa nakikita ko. Wala na ako sa karamdaman kung yun ay dilatag lang doon para mamilipos. At least po, hindi ka mamulitan kasi talaga mga ngayon eh. No? Kaya, pilingin natin kung minsan, di ba? Pero kung Diyos, batas ng Diyos ang ating susunodin, huwag na tayo magiging ano, selective. Kung ayaw mo mabigay, huwag ka lang mabigay. Kung gusto mo magbigay, na lang ng balong sa puso mo. So yun ang pangalawa, alisin na ang pagka-magstabili. Pangatlo, ang yamang galing sa Diyos ay ibahagi sa iba. Ibahagi po, yung sabihin huwag mo rin itong suluhin. Ang sinin po natin yung nakaraan ng Ebanghelyo, sa Luke 14, verse 12 to 14, ha? Sabi doon, kapag naghangga ka, tuwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid mo, mga kalag-anak, o mayayamang kapitbahay, ang anyayahan mo, anyayahan kanila at sa kayo'y gatagantihan sana. Kaya kung ito ay magpahanda ng isang malaking sarusado, ang mga kuluri, mga pingkaw, maapilay at mabulag ang anyayahan mo. Hindi sila makaganti sa iyo at sa ngayon, magiging mapalag ka. Okay? Magiging mapalag ka. So, gagantihin ka ng Diyos sa mga pagkabuhay ng mga banal. Yun po ang at pangatlo. Yamang galing sa Diyos ay ating ibahagi. Yan. At pang-apat po, ito mahirap gawin ko minsan eh. Maging mababing at makatarungan. Be merciful. Maging mababing kayo tulad ng inyong ama. Luke 6 verse 36 po yun. Maging empathic tayo. Ano ibig sabihin empathic? May natawag na sympathetic. Ano ay kapatay ba ng sympathetic sa empathic? Yung empathic ko, may kasamang gawa ko ito. Ang sympathetic kasi, ganito, kawawa ka naman, brother, sister, papalain ka ni Yahweh. Sympathetic ko yun. Pero habang sinasabi mo, kawawa ka ng brother, kawawa ka ng sister, sabay ako po ng gusto mong bigay sa niya, yun ang empathic, may action. Kuha ninyo, sympathy and empathy. Ang sympathy, words lang. Ang empathy, may kasamang gawa. Kailin natin ang Panginoon. At pang-apat, pang-lima, ating sikaping makipagkasundo sa ating kapwa. Yun po ang isang problema natin, ang makipagkasundo sa ating kapwa. Ibig sabihin ng makipagkasundo, huwag mo nang denmahin yung iyong kapwa. Kahit may masamang ginawa yan sa iyo, kahit sinis-mis ka pa, pwedeng makipagkasundo ka pa rin. Bakit? Hindi mo pwede nabanan ang masama ng masama. Parehas rin tayo magparurutsahan. Na ibig sabihin doon, napatawad po tayo sa mga nagkasala sa asin. Dahil kung hindi po natin gawin ang magpatawad, hindi rin po tayo patawarin ang ating ng Diyos ng salangit. Batas po ng Diyos ang pag-ibig. There is no such thing love kung walang pagpapatawad. Binigyan na po tayo ng sample ng Panginoon nung siya napakayubay. Ano sabi niya doon sa cross? Para po, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Okay? Okay? Yun. At ang isa pa, naisin at sikapin makipagkapwa at mapagkalinga. Ibig sabihin, maging good Samaritan po tayo sa ating kapwa. Alam niyo yung kwento ng Samaritan, ito ha? Hindi po niya kalahi yung Hudyo na tinambangan. Siya po ay isang Samaritano. At alam naman natin ang Samaritano sa Hudyo po ay walang magandang relasyon. Kasi ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano, mga mistisyo Hudyo po yun, ang tingin ng Hudyo sa kanilang sarili na sila po, ano? Ang unang tinawag ng Diyos. Diba? Masyado po ang gawin siguro. Masyado pong ipikiloso po ang mga Hudyo pagdating po sa pagsunod sa kautusan ng Diyos.
Pumutang si Ninyo, yung pare mismo at Levita, yung po mismo ako na denetmanin yung kapwaya ko nyo. Hindi pinansin. Yun ang tatawag na sin of omission at sin of commission. Pag alam mo na kasalanan, hindi mo ginawa, yun ang tatawag na sin of omission. Pag alam mo na hindi tama ginawa mo, yun ang sin of commission. Alam mo mali, hindi mo ginawa. Alam mo tama, hindi mo pa rin ginawa. Yun. Yun po ang dalawang sin of omission and commission. Kaya ang kutsulatan po, i-confess, yun po ang Panginoon Diyos. Yun po ang mabuti sa Maritano. At dito po, makansin po ninyo, bahagi po sa inyo, yung isang kwento, ito naman ay hindi man nakalagay dito sa Bible. Pero i-connect po natin ito, yung nakarami bang ngayon, napansin po ninyo, yung tusong katiwala, ito naman ay aking, kasi nag-aral po ako sa College of Divine Wisdom, yung parang mismo ng kwento nito. So sabi niya, hindi naman klaro na yung talaga ang situation. Ganito sabi niya ang istorya. Yung daw si Lazaro, yung po ang tusong katiwala. Yan. At ayaw ko sa parang, ayaw ko makikip. Si Father Aligan po, yun ang attention ko doon sa College of Divine Wisdom sa subject namin na preaching. So sabi niya, yung tusong katiwala ay daw si Lazaro. Pagkatapusan niya, yung mayaman po, yun ang amo niya na kinupitan po niya na doon sa komisyon niya. Actually, ang tinuhan po ni Lazaro, komisyon niya doon sa negosyo. Kasi ang mga ganyan patiwala, may komisyon yun sila eh. Pero hindi na sana klaro ang pinagbigyan po ng emphasis ng Panginoon, yung pag-iikot. So, tinuri siya ng kanyang amo mismo. So, yun po, ayon po ng Petra de la yung po si Lazaro, yun ang tusong patiwala at ang mayaman po yung amo niya. So, ang istorya, siya po inampun din po ng mga pinagkautangan ng loob. May utang na loob sa kanya yung mga tao na pinadiskwento yung kanyang ayon, kaya nga na ng kanyang amo, mga utang. So, napayag po ang kanyang mga pinagkautangan ng loob. Pero siyempre, ang tulong po ng tao ay may limitasyon. Nang maubos na po, siyempre, kinikwenta nila yung pinakain niya siguro araw-araw. Sabi niya, quits na tayo. I-discount na bigay mo sa akin sa utang mo. Ano na, sakto na. Pwede na mag-manipulate na ikaw mapuntahan. Ay naubos na po yung kanyang diskwento doon sa kanyang ginawang talukuhan. Kaya, pinaalis na siya tayo. Yun po ang kwento, hindi ako, sinishare ko lang po sa inyo. Pagkatapos ko nun, ang ginawa niya, pumunta siya doon sa dati niyang amo, yung mayaman. Kaya mapansin ninyo, parang may hinawin eh, makikilangan sa kagad ng kaso. Kung tutusin yung aso po, hindi lang gumagalan. Amo lang niya ang ginawa, eh bakit siya sa loob na kinalakagan? Ha? Parang sinasabi na, kailangan ko na itong tao na ito, itong dati na ano ko eh, kasama-sama ko eh. Kaya ano ang aso doon eh? Mas may ano, mas may hapat pa ang aso, kaya kailangan niya si Lazaro. Kaya dito na po ang mayaman kasi kailangan niya si Lazaro eh. Bakit pagdating siya sa langit eh, pinanong niya. Sabi niya, i-sausaw, pakisausaw mo sa galing ni Lazaro. O, nakilala siya. Yeah? O, ibig sabihin, diretman niya yung dati niya, puso pati wala, kaya hindi na siya magkakatiwalaan. Pero pansinin ninyo, hindi man binanggit dito, sigurado nagsisi yung sisi Lazaro sa kanyang kasalanan. Kaya hindi pa huli para sa atin ang magsisi. Kaya tingnan ko kanina, kung ano ang ating kasalanan, magsisi tayo para hindi ko maging huli. Banyo ko hindi maging huli. Eh? Huli na to eh. Ano nangyari sa kanya? Ano? Sabi na may oh, kung hindi ko pwede yan, sabi ko, hindi ba pa pinamanhin ko na papuntahin mo sila sa roon sa bahay ko. May kapatid akong limang lalaki doon. Pansinin ko rin yun, ang kanyang pag-imang sarili, kung concern ko siya sa kanyang kapwa, dapat pati yung mga kapitbahay nila na mga kasalanan, ipapanhin niya doon kay Amang Abraham. Bakit kapatid lang niya? Bakit sa bahayan lang niya? Doon pa lang pinapakita na niya, wala rin siyang concern sa kanyang mga kapitbahay at mga kakilala, yung pamilya lamang nila. Eh,
Kung sabi ni Abraham, kaya doon si Moises at ang mga aral ng mga propeta. Ibig sabihin, nagturo na si Moses at ang mga propeta, yung Moses and the teaching of the prophets, yun po ang ibig sabihin yung kautusan. Si Moses kasi ang lawgiver. At si ang mga propeta po, nagturo po yun sa mga tao. Kaya kadalasan, pag sinabi po, the law of Moses and the teaching of prophets, ang tinutukoy po nun yung Old Testament. Yun po ang tinutukoy the law of Moses and the teaching of the prophets. Old Testament po tinutukoy nun. Kung mapansin ninyo, kung sabi niya, eh kung hindi nung pwede, pakinggan niya lang siya. Pakinggan sila ng mga patino. Sabi niya, hindi pa rin po sapat yun. Kailangan talaga pumunta tayo. Namatay at tunay buhay para pagsabihan sila kung ano sitwasyon niya sa langit. Ano sa sagot ni Abraham? Hindi, hindi siya pakinggan ng mga kapatid mo. Bakit? Napatunayan po yan sa muling pagkabuhay. Namatay si Jesus at muling nabuhay. Pinakinggan ba siya ng mga tao? Hindi, lahat ng tao yung nakilig na, ngunit hindi siya pinakinggan. Pag sinabing nakilig, nakilig lang. So they hear, but they did not heed. Kaya ibig sabihin na heed? Yung sumunod. Ha? Nakilig lang at hindi sumunod. Ang Panginoon po, ganun din po nangyari sa labi. Yung parin ang Panginoon, yung mga Pariseo. Kaya si San Lucas po, napagkagalitan niya, mahigay po ng illustration. Dahil ang kanya pong tema o pinaka-idea po, siya po ay makadukha. Kung tutusin po si San Lucas po ay mayaman doktor po yan. Pero ang binibigyan ng imposisyon po, yung mga mahihirap. At maging sa panahon natin ngayon, maraming Lazaro, maraming bansa. Sa ngayon, patuloy, kasama ang Pilipinas, parang Lazaro ang, ano? Parang si Lazaro din po ang tatayuan ng Pilipinas. Nagsisika po tayo na humingan ng dahimungong na malaglag po sa pagkailan ng makakayayang ang bansa. Pero anong ginagawa ng iba? Dinibigba din po ang ating bansa. Pansinin nyo, salamat sa Diyos. Bakit? May Kristo tayo na Panginoon. Sabi ng isang word sa akin, brad, nung hindi, nung worker po ako, sabi niya, palagi ako binabati ng mga kapwa workers, pati yung mga preachers, mano dito, mano doon. Kaya na kayo, nung wala na ako sa posisyon, sabi niya, dinilipa na nila ako, pinilaro sa pinpansin. Kaya ko, sister, ay di ba ko, pinilipa na doon eh, para umalik sa'yo, yung pagtingin sa'yo ng mga kapwa mo. Nag-coordinator ko siya. Tapos nung magkita ulit kami, matagalan, oh, sister, kamusta mo ng yung buhay coordinator? Sabi niya, tama bro ang sinabi mo. Marami na rin sa akin ang mamano ngayon. Marami na rin sa akin ang kumpansin. Kakuha ko silang isipin. Ganito, kato. At sinasabi ko sa inyo, mawala na kayo sa posisyon. Huwag kayong matakot. Hindi man kayo pansinin ang inyong kapwa-workers, hindi man kayo pansinin ang mga preachers, may Diyos na nakikita sa inyo. Siya ang kapansin sa inyo. Yan ang mahalaga sa ating buhay. Kaya tayo sa ngayon ay, sabi nga sa kanta, araw-araw ay Pasko. Araw-araw ay Pasko. Yes, bakit? Kailangan tayo palagi magbigayan ng ano? Ng pagmamahal sa ating kapwa. Ha? Kaya ako kuminsan po, ang trabaho natin mga kapatiran po, marami talaga sa atin ang nangyari yan. Pansinin po ninyo, yung mga workers ayaw na pumunta. Ano rin yung sarili ko? Bakit kaya? Isa lang ang sagot niyan, kasi may kinausap ako ng sado. Kailan lang? Kasi sir, bakit hindi na kinapapansin doon? Siguro pa ako eh, madalang din kasi ako pumunta doon sa chapter ninyo. Sabi niya, brother, video ano eh. Naalala ko na yung sinabi sa kapatid namin, preacher, na parang may sakit na pinagbibirihan eh. Realidad po ng buhay yan. Ha? Ngunit ang dad po natin, sinabi ko, hindi naman pansin ng yung kapwa, may Diyos talaga na nakakita. At kapag po ang Diyos na ano,
hanggang kilos, igagawad ko niya ang katarungan sa mga naapi. Patanda po natin, God will give you the rightful place. Ilalagay ka ng Diyos sa tamang kalalagyan pagdating sa kanyang kaharian. Kaya huwag kayong matago. Kaya sa likod kayo, okay lang yan. Kahit mo, wanting sa inyo, okay lang yan. Darating ang panong babalita ng sitwasyon tulad ng mayaman at nilagaro. Okay? Kaya sumayon po tayo at tayo po ay kaamoy. Sabi ko yung brother kanina, eh, total araw-araw ng Pasko, hindi araw-araw naman mahal na araw. Ano ba ang ano? Ang lesson po dito natin nakukuha, maging mahagbagin po tayo. Huwag po natin dipangin ang ating kapwa. At ito po ay ang araw panawagan ng pagsisisi. Kaya kung tayo po ay yung naging makasalanan, ngayon pa lang po magsisi po tayo bago maging huli ang lahat. Ha? Kailan yun? Ngayon na, kapatid. Thank you.